Sa gitna ng bagyo, pagsabog ng bulkan, gyera at pandemya, walang takot sa pamamahayag ang ABS-CBN para makapaghatid ng mahahalagang balita sa mga kababayan natin, saan mang sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. Pero ngayong 2020, sa isang iglap, ABS-CBN mismo ang naging laman ng mga balita, na mayagpag ang maraming kwento ng pagbangon. Ang dati kong trabaho ay executive producer ng Mandila, producer sa news sa ABS-CBN Corporation. Since high school, I wanted to be a reporter. Hindi lang ako nag-masscom because my father wanted me to be a lawyer. Matututo ka along the way. So, yun, malaki naman ang pasalamat ko na may ilang taong nakakita ng potential ko and gave me the chance. Being able to do what I love doing every day, I think that's the most fulfilling part. And then you get compensated for it. Nakikita ko yung purpose nung ginagawa ko. Nakakatulong ako para ma-inform, ma-educate yung public about what's happening in our country and in the world. Dati akong senior writer sa TV Patrol. Pangarap ko na to nung bata pa ako. Gusto ko yung news. Gusto ko yung public affairs. Magawa ko ng newscast. Ako yung nagbabasa. Ako yung nagpo-produce. Pagpasok ko nga dito, ako'y gising kagad yung napasukan ko. Hoy! Gising! Ito talaga yung public service. Na lapit mo sa tao, lapit mo sa masa. Makikita mo kung ano yung pamumuhay talaga ng... Ito yung totoong buhay. Newscast, TV Patrol. Ako ang breadwinner, ang sole breadwinner ng family. Maliban sa akin, kasama ko yung nanay ko, kasama ko yung isa kong pamangkin. Yung iba, kumikising ako sa umaga kasi maghahanda ako ng agahan ng pamilya ko, para sa asawa ko, sa anak ko. Ako wala akong ganun. Wala akong asawa. Wala akong sarili kong pamilya. Pamilya ko, parents ko, pamangkin ko. So, ang fulfillment sa akin, gumigising ako sa umaga dahil may trabaho ko sa ABS-CBN. Yun ang fulfillment ko. Ito yung buhay ko. Magkaiba man ang pinanggalingan at kwento sa buhay. Pinag-isa sina Sheila at Melanie ng kanilang calling sa news and public service sa ABS-CBN. At ngayong 2020, kasabay ng hamon ng pandemya, sinuong din ang ating mga kapamilya ang pagsasara ng ABS-CBN. Balik ang prangkisa ng ABS-CBN. Nasa newsroom ako nung nag-shutdown. Kasama ako ng mga tao doon na natulala habang pinapanood na sinasabi sa Congress na it's a no for the renewal of the franchise. Isa ako doon sa maraming tao, sa maraming empleyado ng ABS-CBN na gumuho yung mundo nung sinabing hindi tayo bibigyan ng prangkisa o hindi i-renew yung prangkisa natin. Actual shutdown, nasa bahay ako. Birthday yun ng boyfriend ko. So we were crying instead of celebrating. Ang ingay na nagmumula sa sayang dulot ng mga teleserye at mga variety shows. Napalitan ng katahimikan. Ang liwanag mula sa mga balita at impormasyon, biglang nagdilim. Narinig na ng mga empleyado ng ABS-CBN ang mga salitang pinagdasal na sana'y hindi magkatotoo. I feel betrayed. Sabi ko, my God, alam ba nila ang impact pag sinara ang ABS-CBN? Iba kasi yung konsepto lang siya. Ang tanong lagi, ano ang kapalit nun? Ano ang magiging consequence nun? Yung mga tao, bawal lumabas ng bahay. Anong kanila libangan? Di ba mga teleserye ng ABS-CBN? Lalo na ngayon, nagkaroon ng trahedya, nagkaroon ng bagyo. Nawala ng impormasyon ng marami nating kababayan. Umiiyak ako kasi alam ko yung kapalit mo. Maraming matatanggal. Sinabi sa amin na hanggang August 31, next month na lang, ang MOR. Hindi lang yung mga taga-MOR, may iba pa pong department, ang ABS-CBN na stop operations muna. Gabi yun, after TV Patrol, September 24, nag-text sa akin yung boss ko.
Sabi nga sa akin na may schedule daw ako for Zoom meeting with HR kinabukasan. Zoom meeting namin with HR, sinabi nga na retrenched na ako. Dumating ako sa punto na question ko sarili ko. May kabuluhan pa ba ako? Paano yung wala na akong kita na kasi laki ng kinikita ko sa ABS-CBN? Makakatulong pa ba ako? Dumating ako sa ganong punto. Question ko, bakit parang gumuho mundo ko, gumuho yung personal, yung pananaw ko sa sarili ko. Nagdespedida sila for us. Para bigyan nila kami ng despedida na ganun. Ano, umaapaw yung puso ko nun sa saya. Kasi sabi ko, oh, I'm leaving this company with a good mark. I'm sorry. Sorry po. Ano? Oh my God, I don't want to cry. Na even if I close that door, alam ko wala akong iniwang masama. Meron akong iniwang mabuti sa mga kasamahan ko. And then they can pick up from that. Na tumutulungan niyo yung isa't isa para makasurvive kayo kahit malaking challenge ngayon yung nangyayari sa company. Kahit nawala ng trabaho, sinapuso ni na Melanie at Sheila ang mantra ng ABS-CBN, in the service of the Filipino. Calling ang nagtutulak rin kina Sheila at Melanie na ipagpatuloy ang pagtulong sa kapwa kahit iniinda pa rin ang dagok ng retrenchment. It's the malasakit na gusto mong may magawa para sa iba. My idea then was, may extra kaming pera kung makakatulong yon para mabigyan ng ekstrang araw para mabuhay yung ibang pamilya, bakit di namin gagawin? Nakita ko kasi yung parents ko na sila yung lagi nilalapitan ng mga kamag-anak, ng mga kapitbahay. Bukas palad, lagi silang nagbibigay. Basta makita mo lang na may natulungan ka, may napasaya kang tao. Yun yung pinakamasaya na ako doon. Okay na sa akin eh. May binigay naman na retrenchment pay. So, hindi mo naman kagad mauubos agad-agad yan. But, yung mapakain mo yung kapwa mo na nagugutom ngayon, ihintayin mo pa ba na mamatay sa gutom? Nung pandemic po kasi, unang-una sa lahat, ay medyo napakahirap ng sistema namin dito sa amin sa Barangay Diretan. Kasi ang unang ikinabubuhay namin dito ay yung turismo. Bilang isang tour guide dito sa amin, yun yung isa sa pinagkakakitaan namin at saka nung aming mga kabarangay dahil ang laki ng ipinapasok na trabaho ng mga turista sa amin. Nawala na po ako ng asawa. Nitong June lang po, sa gitna po ng pandemya, lalo po ako nahirapan gawa ng dumating yung bagyong Ulysses na wala siya rito sa tabi ko. Hindi namin alam kung saan kami pupunta ng time na yon. Marami po nagpapabot na tulong sa mga goods, sa mga damit, lalo-lalo sa mga damit na nabasa. Madalas po pupunta rito ang ABS-CBN. Sila po nagbibigay din po ng tulong dito sa amin. Paano ko kayo mapasasalamatan? Quarantine. Bagamat sarado na ang ating ABS-CBN, hindi kayo nabigyan ng prangkisa, pero patuloy pa rin kayong tumutulong sa inyong mga kababayan. Kaya sa aming barangay, sa inyong lingkod, ay taus-pusong pasasalamat ko sa inyo. Maraming salamat po. Kahit malayo yung aming lugar at mahirap po yung pinagdaanan ng inyong team, ay narito kayo para tumulong sa aming kabarangay. Sana po ay hindi magtagal ay makabalik po kayo uli. Baka ere po kayo dahil namimiss na po namin kayo. Makikita mo yung kasabikan sa mga mata niya nung nakatanggap siya nung binigay naming relief pa. That's the lifeline that I wanted us to give them. Yung pag-asa na, uwi, lumaban ka.
fight for another day. Live another day. And you may never know. Mabuhay ka till the end of the year. And you will survive. We know how it feels na nangailangan ng tulong. Very fulfilling lang na mag-extend ng public service. Naipasara lang naman yung physical structure, yung station, binawi yung frequency. Pero yung commitment ng mga kapamilya natin na gustong tumulong, hindi nila mapapatigil yun. Thank you! Alam mo, we are not our jobs. Our jobs do not define us. Ang mahalaga dun is, anong klaseng tao ka? Paano ka nakisalamuha sa kapwa mo? Because that's how they will remember you. Not the positions na hinawakan mo. Hindi ka man handa financially, make sure na handa ka psychologically, emotionally. Kasi mas mahirap yun. Yung wala kang tiwala sa sarili mo, yung wala kang pag-asa kaysa sa wala kang pera. Ang pera, kikitain. Pero yung tiwala mo sa sarili mo, yung pag-asa, mahirap yan ibigay ng ibang tao. Pandemya, shutdown, retrenchment. Kanya-kanya ring paraan para makasurvive. Pero hindi nawawala ang pag-asa at tiwala sa magandang umagang naghihintay pagkatapos ng dilim. Strong faith will help you survive anything. Loss of a family member, loss of jobs, loss of money. As long as you have faith in God, kaya mo kahit ano. You won't feel empty even if you've lost something in your life. Because His love will fill that emptiness in you.